Di na raw uso ang Mr. at Miss ngayon. Ang uso ay X. Mixed gender, halong babae at lalaki. At sabi ng LGBT, oras na para aprubahan ang same-sex marriage. Konektado kaya ito sa HIV epidemic na kumakalat ngayon sa Pilipinas? Dapat bang ipasa ang Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Equality Bill? Also known as the SOGI Bill. Sa harap ng mga miyembro ng LGBT community, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabor na siya ngayon para sa same-sex marriage. Bukas ang Pangulo na amyendahan ang kasalukuyang batas, mabigyan daan lamang ang same-sex marriage. Ako gusto ko same-sex marriage. Ang problema, we'll have to change the law. But we can change the law. Ang batas kasi, marriage is a union between a man and a woman. I don't have any problems making it marrying a man, marrying a woman, or whatever is the predilection of the human being. Taliwas ito sa kanyang naunang pahayag noong Marso ng nakaraang taon na tutol siya sa same-sex marriage. Yan ang kultura nila. Di kayo lang. Hindi yan pwede sa amin kay Katoliko kami. But there is the civil code which says that you can only marry a woman for a woman to marry a man. Ngunit tila sa butas ng karayom dadaan ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Kaya ang ilang mga mambabatas pinagtutuunan ang pagsusulong ng ibang mga batas para gawing legal ang pagsasama ng same-sex couple. Setyembre noong nakaraang taon, nakapasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso ang House Bill No. 4982 o ang SOGI Bill. Maliban dito, isinusulong din ngayon sa Kongreso ang House Bill 6595 o ang Civil Partnership Bill na layong kilalanin at bigyan ng karapatang katulad ng mga mag-asawa ang civil partnership, katulad ng pag-aampon at karapatan sa ari-arian. Sa ilalim rin ng panukalang batas, papayagan silang maghiwalay base sa panuntunan ng Family Code para sa mga kasal na mag-asawa. Para sa mga nagsusulong ng batas na pag-iiwanan na umano ang Pilipinas pagdating sa pagkilala sa karapatang maikasal ang same-sex couple, ang ilan nating mga kababayan hati ang pananaw tungkol sa same-sex marriage. Para sa akin, hindi pwede, ay hindi maganda. Kasi kagaya sa Biblia, wala naman nakalagay doon na mag-asawa yung parehas na lalaki, mag-asawa yung parehas na babae. Whether it's gay, lesbian or not, kung kaya po nila magmahal ng tao, as long as malaya sila at ginagawa naman nila yung responsibility nila, bakit hindi po? Siyempre hindi po. Kasi 'di ba dalawa lang naman yung ginawa ng Diyos na sex. Hindi naman natin dinidiscriminate yung mga bakla or yung third sex. Pero po parang na rin sa Lord, pagbibigay galang. Pero ang sektor ng simbahan ay patuloy na naninindigang labag sa batas ng Diyos ang same-sex marriage. Sinabi sa Deuteronomy, sinabi sa Romans chapter 1, the wrath of God is revealed against all ungodliness of men. Hindi naman dati sila kinamumuhian, we love them, God loves them. Kaya lang yung kasalanan, we cannot compromise, no? Ang salita ng Diyos ang basihan natin. So, pag nangyari ito, magdadiretso na sumpa, kagaya ng Sodom and Gomorrah. We can never justify it because we cannot break the law, no? The law will break us. We will suffer the consequences of it. God is love. He is not only loving, He is the embodiment of love. But love also requires discipline. Kasi He's also the God of holiness, no? Full of grace, love, and then truth. John 1:14, no? Ito, may truth din siya eh. Kasi kung love lang, hindi siya na-balance. Because love doesn't rejoice in iniquity. Love rejoices in truth, 1 Corinthians 13. So makikita natin, God of love, yeah, but He's also the God of truth and holiness. And He is also God of justice. Pag binayulate, you can read that in the Bible, Old Testament, New Testament, na pag binayulate mo yung law niya, then there is consequences of it, no? Nananawagan si Bishop Danbalay sa mga Kristiyanong Pilipino na maging mapagmatyag at manalangin para sa ating bayan. We will not have breakthroughs or victories if we will not fight, if we will not contend. So we need to contend
for the destiny ng ating bansa. So number one, panalangin. Sa gitna ng mga isinusulong na pagbabago sa ating bayan, bilang mga Kristiyano, mahalagang panindigan natin ang ating paniniwala, lalo't tayo ang ilaw at asin ng Diyos sa mundong ito. Ayon nga sa Matthew 5 verse 16, "In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works, and give glory to your Father who is in heaven." Gusto kong iparating sa lahat ng mga nakikinig, nanonood na LGBT, hindi po namin kayo dinidiscriminate o kinamumuhian sapagkat ito pong issue na ito ng same-sex marriage, it will affect all of society. Lahat po yan, pati ang future generation. Ngayon, ang sabi po ng Bible, sinasabi ng Panginoon, ginawa ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. So yun po ang tinitindigan namin. Ang concern ko kasi, magdadala ito ng sumpa sa ating bayan. Tama, no? Si Bishop Dan. Yeah. At saka, so true. Isa pang concern ko, yung they are being deceived that their happiness will come kung talagang na-purso nila. Yung sa tingin nila, yung preferred sex nila. Pero ang sabi ng Bible, hindi ito magdadala ng ganong kaligayahan because they are violating the laws of God. Hindi ibibless ni God yung pag-reject dun sa... Kasi nire-reject natin kung paano tayo ginawa ni God. Gusto ni God, lalaki ka. Sabi ko nga all you have to do is look down and see what you're made of, kung ano ang kasarian mo. Tama. That's so true. Nagbabago man ang panahon, hindi nagbabago ang turo ng Diyos. The Bible defines the practice of homosexuality as sexual immorality. At ang sabi sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually, yung mga sexual sins, sin against their own body. Sabi po sa aklat ng Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At literal na mangyayari po yan ngayon. Dahil sa dami ng nagpa-practice ng homosexual sex, ang Pilipinas ngayon ay itinuturing na siyang merong fastest growing AIDS, HIV epidemic sa buong Asia-Pacific region. Iyan po ay ayon sa United Nations. At ayon sa UN at sa Ministry of Health, 83% of new HIV cases happen among males who have sex with males and transgender women who have sex with males. Ayon kay Genesis Samonte ng Ministry of Health Public Surveillance, ang lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki ang siyang merong pinaka-highest na risk for AIDS. At heto ang nakatatakot o nakakatakot. Nakakabahala, according to UN and UNICEF country representative, the spread of HIV/AIDS virus in the Philippines is now irreversible, barring aggressive measures or an act of God. Well, that's something to really make us think and plead to the Lord for mercy. So we appeal to our President Duterte, to our legislators, to our leaders in government, for the sake of our children, our future, for the safety of the entire Filipino population, do not pass the same-sex marriage bill or any bill that supports the endorsement and practice of homosexuality. God's laws against homosexuality will not mean to inhibit, but to protect us. Hindi naman, we're not citing that. It's the behavior. It's the lifestyle. Gay sex is a sin against our own body. And one of the wages of sin is sickness. Ayan ang result niyan, at saka kamatayan. Again, nilinaw natin, hindi po kami galit sa gay people. Marami kami mga kaibigang gay, lalo na yung mga pagdating sa fashion, sa arts. Mahal po namin sila. Talagang nakikita natin. And they continue to be our friends, Pastor yes, Alex. Yes, yes. And of course, they're claiming their own human rights. Nirerespeto natin yun. Pero pagdating do sa same-sex marriage, hindi na po, kami po yung maninindigan. Para sa Diyos, para sa Kristyanismo, malinaw po kasi ang salita ng Diyos na labag sa Diyos ang same-sex marriage and unions.
Regardless kung ano ang sabihin ng tao, kasi ang sabi ng Bible, do not be conformed mm-hmm. to the world. Yan yes. ang sinasabi eh. So hindi po ito eh, porque uso sa Amerika, porque uso sa kung saan tayo daw na naiiwan. Tingnan natin ang magiging epekto. Magiging Sodom at Gomorrah. Yung LGBT nung araw pa po yan, panahon pa ng Sodom at Gomorrah, yeah. Pastor Peter. That's so true, Pastor Alec. Tingnan natin yan. Sa buhay ni Ronnie, may mapupulot po tayong maliwanag na mensahe. Maganda, flawless, at very confident. Di katakatakang naging top 1 sa most requested sa cyber sex si Ronnie. Naging masaya ako kasi yun yung trabaho gusto ko kasi bakla ako. No? Kasi pag bakla, pagandahan talaga yan. Paramihan ang pera. Sasara ang bulaklak. Naniniwala si Ronnie na ang dami ng mga babaeng malalapit sa kanya nang lumalaki ang impluwensya sa likod ng napili niyang pagkatao. Napatunayan pa nito ang kanyang pagkabinabae nang minsang accidentally nakita ko na nagme-make love yung magulang ko. Habang nanonood ako, parang may something na parang inggit or galit, parang gano'n na parang dapat ako'y nandoon sa mami ko. And that was really strange. Pero yun talaga yung naramdaman ko that time. Bagamat naghiwalay ang kanyang mga magulang nang dahil sa malimit na pag-aaway dulot ng kasalatan, hindi ito ikinatuwa ni Ronnie. Pagka-uwi namin ng province, nangarap nga ako na magkaroon ng magandang buhay, hindi na kami magugutom, mamahalin na kami. Pero hindi pala, mas naging dilubyo yung buhay namin doon. Tapos pag kumakain kami, yung isang noodles, paghahatian na yung mga kapatid. Tapos sila masarap kinakain nila. Hindi kami binibigyan. May titindi pa pala sa hinagpis na kanyang sinapit. Nung gabing yun, naramdaman ko na pinatungan ako sa likod. And he started to lick all over my body. Tapos nalaman ko na yung lalaking yun, sobrang lapit sa buhay ko. May itak ako dito nakatabi. Kaya yung sinasabi niya, iyak ako ng iyak. Hindi ako lumaban kasi sobrang takot ko. Kasi nga, alam mo yung mabuhay ka na hindi mo kasama magulang mo. At alam mo na hindi ka paniniwalaan. Kasi in the beginning, hindi mo na naramdaman na minahal ka nila. Kaya, wala akong kilala na tutulong sa akin. Sa kanyang paglaki, nasumpungan niya ang hinahanap-hanap na pag-ibig. Bilang isang bakla, nasa iyo na lahat. May pera ka, maganda ka, may kinakasama, ay asawa ka nga. No, tapos tanggap ka ng magulang nila, tanggap din siya ng pamilya ko. So bilang isang bakla, wala ka nang hihilingin pa. Kabi-kabilang diskarte ang ginawa ni Ronnie upang maitaguyod ang pamilya. Subalit, pinakamalaking kumita rito ay ang cyber sex. Kikita ka ng 100,000. Pinapadala yon ng mga boyfriends ko. Pangangaliwa ang naging mitsa ng hangganan ng 8 taong relasyon ni Ronnie sa kanyang kinakasama. At dahil dito, tila nawala na rin siya ng diskarte sa buhay. So I started nasirain yung buhay ko. Hindi ako nakikipag-sex kung kanin-kanino dati. Nung nasaktan lang talaga ako, talagang lahat ng mga lalaki, bata, matanda, may ngipin o wala, pinatulan ko talaga yun. Araw-araw, umiiyak ako. Araw-araw, nagpapakamatay ako. Subalit hindi pa tapos ang oras niya sa mundo. Sa kanyang paghinga ng sama ng loob, nag-post siya sa social media. Ang sinabi ko doon, saan ba papunta buhay ko? Paulit-ulit na lang nangyayari. Meron ako nakita. Ang sabi doon, mahal ka ng Panginoon. Tutulungan ka niya. Sabi nga noon. Bigla pumasok sa isip ko, oo nga, bakit hindi ako mag-church? Bakit hindi ako lumapit sa Lord? So that's the time that I decided na mag-church ako. First time silang umaten, hindi ko sila nakilala na gay. Magagandang babae. Na parang that time noon lang ako nakakita ng gano'n na... kasi nakadress eh. So nag-start yung worship. Nakataas agad kami ko. Biglang may naramdaman akong yumakap sa akin. Yung yakap na yun, hindi mo mako-compare. Hindi ko pa naranasan even my own family. Hindi ko pa naranasan yung yakap na yun kahit sa mga nakarelasyon ko. Yung comfort na naranasan ko, iba talaga. That's the time na parang alam ko si Lord na yun. Nasundan pa ito ng pagdalo
sa iba't ibang gawain ng Panginoon. Tapos nagkaroon ng encounter. No? Sabi pa nga ito, may party-party daw. Kaya ang ginawa ko, umorder pa ako sa online ng damit. Ang ganda talaga. Floral. We're both excited doon sa encounter. Kasi sabi doon, makikita mo ang Panginoon. First day pa lang, nalaman ko kung gaano kalaki yung sinakripisyo ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ko. Nung sa encounter na yun, nireveal talaga ng Panginoon kung bakit ano nangyari sa akin, bakit ako naging bakla doon sa, ano, habang nakapit ako. Sabi niya sa akin, you have to forgive. You have to set your life free from guilt, from anger. Sabi sa akin, Panginoon ng time. Habang nakapit ako, pinapakita niya lahat ng tao na nakit sa amin. Lahat-lahat. Pinapakita niya mabilis, sobrang bilis, pinapakita niya lahat. Sabi niya, choose to forgive. Then sabi ko, Lord, kung pinatawad mo ako sa mga kasalanan ko, kung ikaw binigay mo yung buhay mo para mapatawad ako, sino ba ako para hindi magpatawad? Then from that time, I just to forgive. Ayun, after noon, iba na yung buhay ko. Naging paunti-unti ang pagbabago ni Ronnie. Habang dumadaan yung panahon, hindi ko na na-appreciate yung mahaba kong buhok. I decided to cut my hair. Tapos nagsuot na rin ako ng panlalaki. Nung first ako nag-brief, para ako may diaper. Tapos nagsuot ako ng short pan. Wala akong short. Ang laki ng short pan, para akong gangster. Tapos nagsuot ako ng t-shirt. Talaga mukha kang jologs talaga. Parang ano ba to? Parang, kasi at that time, hindi ko talaga ma-appreciate talaga. Nahihirap talaga eh. Hindi naman talaga perfect na talagang biglang surrender. Start ako magtrabaho. Bumili ako ng wig na. Pagkasuot ko ng wig, ano na habang nakaupo ako, nagpe-pray ako, sana walang pumasok, sana walang pumasok. Eh, di parang akong baliw. Eh, dapat may pumasok. Eh, ang pray ko naman, sana walang pumasok. Takot na takot talaga ako. Tapos, pagsuot ko ng wig, biglang uminit yung ulo ko. Parang may apoy talaga. Tinapong ko talaga yung wig. Iyak ko na talaga, Lord. Tapos, iyak ako ng iyak. Hindi ko talaga kayang labanan yung will talaga ng Lord sa akin. Nag-start ako magtayo ng barbecue business. Tapos tumatalsik yung mga mantika. Sabi ko, dati beauty queen ako ha. Ay, hindi ko na rin ma-appreciate yung perang nanggagaling na sa, ano, magiging solution ko lang. Eh, mamuhay ako sa kalooban ng Panginoon. Naniniwala ako na ang Lord ang kumikilos sa buhay niya. Ang tinutukan ko sa kanya, matuto siya mag-devotion. Kasi alam ko, malaking tulong yun para mabago siya. Kasi sa devotion, personal siyang kakausapin ni Lord. Naging daan si Ronnie upang makakilala ang marami sa Panginoon. Dahil nasilayan nila na ang buhay ni Ronnie ay patunay na di man madaling tahakin ang landas ng pagbabago, posibleng marating ito. Pag isinasa puso mo talaga yung ginawa ng Panginoong Jesus para mabuhay ka, wala kang magiging rason to stop. Ang tagumpay na lakamit ni Ronnie ay nag-umpisa sa isang personal na relasyon kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas ng kapangyarihang makasunod ng naaayon sa kanyang kalooban. Kapatid, kung ikaw man ay nasa sitwasyon na pinili mo ang sexual preference na taliwas ay binigay sa iyo ng Panginoon, meron pang pag-asa. Sumama ka sa akin sa isang panalangin galing sa puso. Pero ito'y isang panalangin ng pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Amang Banal, marami pong salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat na matay ka sa lahat ng iyong nilalang, Panginoon. Upang ang aming mga kasalanan na kami dapat ang magbayad sa krus ng Kalbaryo, ibinigay mo ang iyong buhay, binigay mo ang iyong dugo upang ikaw, Panginoon, ang umako sa lahat ng mga kaparusahan ng aming kasalanan. For the wages of sin is death. Subalit, Panginoon, ang iyong regalo sa amin, sa mga magtitiwala sa iyo, mananampalataya ay buhay na walang hanggan. Lord, salamat po. At Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Katulad ng mga pinanalangin namin ngayon na sumasabay sa panalangin, sinusuko namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng katagumpayan. Whatever struggles they're in right now, Lord God, in the name of Jesus, I declare, Father God,
na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ng banal na Espiritu ang siyang pipigil and will put an end, Lord God, sa struggles na ito. It is for freedom that you have saved us. And it is for freedom that we will live, Lord God. Freedom to worship you and obey your command. Salamat po, Panginoon. Lord God, anuman po ang mga kasalanan na aming nagawa, patawarin niyo po kami. At inaangkin po namin ang iyong pangako that if we confess our sins, you are just and can be dependent upon to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Lord, mula ngayon kami magtitiwala sa iyo. Magtitiwala kaming itatawid mo sa tagumpay, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ang katagumpayan mula sa umaalipin na bandage, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, ay pagkakaloob mo. In the name of Jesus, you assured us of victory because, Lord God, to be with you is to be your new creation, not the old, but the new. Salamat po, Panginoon, tinatanggap ka namin sa aming puso bilang aming Panginoon tagapagligtas mula ngayon, Panginoon. Kayo po ang mamuhay sa amin. Kayo po ang maghari, Lord God, upang kami makalakad ng naayon sa iyong kalooban, upang ang pagpapala mo'y aming maranasan, lalo na ang plano na sinabi mo na ikaw lamang ang nakakaalam sa plano sa amin, plano, Panginoon, upang kami pagyamanin, upang kami kalingahin, Panginoon, at higit sa lahat, bigyan mo ng katagumpayan, lalo na sa hinaharap. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Ang libro ni Harold Sela na Finding Refuge and Strength ay ibibigay namin ng libre sa pang-sampu at pang-dalawampung texter na makakasagot ng tama sa aming tanong. Sino ang dating bading na inayos at binago ng Panginoon? Madali lang, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Mag-text na! Napipil ko na nagkakagusto ako sa babae, kapwa ako babae. Pero itinatago ko yun. Binangga ako ng taxi. Nabali yung dito niya. Nakapanood si Ronald ng The 700 Club Asia. Eventually, nung pinag-pray niya ako, nung unti-unti ako naglakad ng gabi na yon. Ang mga natutunan ko, ang Diyos ay laging nandiyan, aalalay at susubaybay sa'yo. Your support to our ministry is a blessing. Because of this, we are able to share with you and our viewers inspiring stories. If you want to partner with us, please visit www.cbnasia.org and click Give. Napipil ko na nagkakagusto ako sa babae, kapwa ako babae. Pero itinatago ko yun. Sa murang edad ay nagmarka na sa isipan ni Sally ang bansag sa kanya bilang tomboy dahil sa kanyang matigas na kilos at kakaibang hilig. Napipil ko na nagkakagusto ako sa babae, kapwa ako babae. Pero itinatago ko yun. Di naglaon, tinanggap na ni Sally sa sarili ang pagiging isang ganap na tomboy. Patunay ang kabi-kabilang pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Isa dito si Kay na nakilala niya sa Japan nang magtrabaho siya doon bilang entertainer. Tuntua ako noon. Nain love ako doon sa girl na yun. Habang lumalalim ang relasyon ni na Kay at Sally, lalo namang lumilinaw ang isang malaking kakulangan sa kanilang pagsasama. Sabi ko kay Kay, mag-anak tayo. Kung magtatagal tayo, kailangan may anak tayo. Ayoko ng ampon. Ako yung nag-decide na ako na lang. Isang Pinoy ang pumayag sa kagustuhan ni Sally na magkaanak. Anak lang pala eh. Di, siyempre, as lalaki, okay lang sa akin. Dahil sino ba naman ang aayaw sa ganung kondisyon? Sa dami ng Pilipinong nagpupunta doon sa club namin, sa Umise, siya yung mabait. Bagamat buo ang desisyon, hindi pa rin maatim ni Sally ang makipagtalik sa isang lalaki. So ang ginagawa ko nga, para hindi ko mapili yun, naglalasing ako, nagdrugs ako. So akala ko, pag ginanun ka, mabubuntis ka na, hindi pala. Tapos bumalik uli ako sa kanya, nagpagamit uli ako sa kanya, hindi pa rin. Nag-decide kami dalawa ni Kay na, sige magsama kayo para yun yata yung ano, para
mabuhon talaga yung baby natin. Pumayag ako. Ginawa nila Sally ang lahat para lamang magkaanak na humantong pa sa pagsasama nilang tatlo sa iisang bubong. Pero yung palang pagsasama namin ni Noel na yun, nai-inlove na pala ako noon. Ganun pala yung nai-inlove sa lalaki rin. Ah, kumbaga, parang sa babae rin, kaya lang iba. Iba yung excitement na nararamdaman ko. Nadating siya, napapagluto niya ako, saka masarap siyang magluto. Yung mga ganong type, kaya parang unti-unti hindi ko alam na yung pala may kahalo ng pagmamahal. Nagbunga ang ilang buwang pakikipagniig ni Sally kay Noel. Subalit, mas lalong naging komplikado ang kanilang sitwasyon. Unti-unting nahati ang puso ni Sally sa pagitan ni Noel at Kay. Sa mga panahong ito, isang bahagi ng Biblia ang nabasa ni Sally. Ang sabi doon, walang babae na nagsusuot na damit panlalaki at walang lalaki nagsusuot ng damit pambabae na makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Sabi ko, ano yun? Sabi kong ganyan. Pag pala ako namatay, impyerno ako. Kasi as in, tibo ako eh. Yun ang umpisa ng paghipo ng Panginoon sa puso ni Sally. Naimbitahan siya sa isang Bible study sa Japan na dinaluhan din ni Noel. Sa kanilang paglago sa salita ng Diyos, nagdesisyon ang dalawa na itama ang kanilang mga alanganing pagsasama. Nakipaghiwalay si Sally sa babaeng kinakasama niya at pumayag sa alok ni Noel na magpakasal. Asawa ko, maraming salamat sa iyo. Binago mo yung buhay ko, ginamit ka ng Lord para mabago ako. Mahal na mahal na mahal ko siya. Yung pagmamahal niya sa akin talagang buhos na buhos. Ang makakapaghiwalay lang sa atin yung kamatayan ko. Ngayon ay dalawang supling na ang naging bunga ng pag-iibigan ni Sally at Noel. Nakalaya na si Sally mula sa komplikadong buhay at nabiyayaan ng isang pamilyang kinaluluguran ng Panginoon. Gross darkness will arise in these last days, but the glory of the Lord shall be manifested among His people. As I said earlier, God's laws were not made to inhibit or imprison us, but to protect us, to save us. The Bible is clear about rejecting homosexuals' practices because God knows this will destroy our lives and bring a curse on our land. Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual offenders, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. 1 Corinthians 6:9-11. Sabi sa Bible, do not be deceived. Huwag po tayong magpalinlang, huwag magpadala sa mga nagsasabi na nagbago na ang panahon, uso na ang maging gay, tanggap na ang gay marriage. We love our gay kababayans. We sympathize with their struggles and emotional difficulties that they are going through. Pero mga kapatid, ang kasalanan ay kailangan nating talukuran. Labanan natin ang kasariyang iniisip natin na taliwas ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Meron pong sumpang nag-aantay sa mga hindi susunod sa Panginoon, pagpapala sa magpapailalim sa kanyang kalooban. So let's choose life. Let's choose the will of God. God bless you. More. See you next time. Habang namamayagpag sa tagumpay ng negosyo, walang Diyos na kinikilala. Matagpuan kaya ang katotohanan tungkol sa Diyos sa kanyang pagka-bankrupt? Dumanas ng di matatawarang pangungutya at malaking kahihiyan dahil sa pagka-bankrupt. Makaahon kaya? Dahil sa tinatamasang kasikatan, kayamanan at impluensya, nakalimutan ang pamilya. Mawasa kaya ng tuluyan ang pamilya?